guys, good morning. Welcome to my vlog. Again and again, andito na naman ako, guys. At andito tayo ngayon sa farm. At ako'y magpapagawa, guys, ng kulungan ng baboy. So, itong kulungan ng itik, yung kalahati ay gagawin namin kulungan ng baboy, guys. Yung mga gagawin kong inahin. So, tara, guys, at tingnan natin yung mga gumagawa. Okay, guys, andito na tayo ngayon sa ginagawa naming kulungan ng baboy. Ayan. Ha? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na butas. Anim na kwarto ng baboy, guys. So, bali pito yung aking gagawin inahin. Mayroong extra doon sa kabilang kulungan. So, doon na yung isa. Ayan, guys. Ayan, guys. Ito yung unang day daw nila. Unang day. First day of working. Work. So, guys, yung napagbentahan ng baboy na fattening, ito yung gagamitin ko ngayon para sa pagpagawa dito sa kulungan ng baboy. So, talagang kailangan lang ng sipag-sipag at tsaga-tsaga para may kikitain at gagamitin para sa mga pangangailangan. Para sa nilaga. Kapag may tsaga, may nilaga, may ilalaga. Kapag may alaga, may ibebenta. Ayun. Ayan. Marami pang gagawin, guys. Mga butas-butas ng pan. Kisame. Ayan. Yan si Foreman. Foreman Jerry. Mayatan. Okay na siya. Baka itong bigat ate nalpasan. Ayan. Nagsinga umang araw. Ito daw yung pinakagwapo dito sa Rizal. Looking for girlfriend. Yeah, right. Yan, guys, ang natapos nila sa isang araw. So, itutuloy na naman nila bukas. Guys. Yan. So, ito yung
aking paboritong lugar na laging pinupuntahan kasi nga andito yung aking mga alaga. So, ayan guys. Nangiingay ng mga peking duck ko. Four days pa siguro yan guys, matatapos na nila. So ang susunod naman na aking ipapagawa ay yung ang tawag dito, yung kulong-kulong ng baboy para yung pagka nanganak ay safe yung mga baby niya. Pag walang kulong-kulong, pag nanganak na hindi mababantayan ay madadaganan niya yung